dahil ito yung kilala ko from Philippines. Ito yung binili ko. Sana panindigan ko ito pag chopstick ko. Pero medyo mahal na talaga siya. Ooh! Talk sa loob ng isang bus. This is goal, babe. Goal ko to. Yung sumakay sa bus, tapos hindi ko lang saan ako bababa. Kasi wala akong destinasyon. Wala akong pupuntahan. Sumakay lang ako ng bus. Sabi ko sa kaya pupunta. Depende na lang kung may makita ko pwede magandang babaan. Bababa ako. So, bumaba na ako ng bus. Nakita ko lang na may town center. So, andito ako sa Ang Mo Kio. Kaya natin kung meron ito makakainan, challenge lang to, be. Yung kailangan sa buhay, hindi natin lagi nag-internet, hindi lagi natin nag-google. Hindi dapat kailangan alam natin yung destination natin sa buhay. You just have to play along. Sundan lang natin ibang tao. Sorry, wala nang tao. One chicken rice set. Chicken rice set. Set. Yeah, eating here. So ayan, be order na ako dito ba ng chicken rice. Kasi yung mga na-meet ko dito ba, lahat sila ba nagsasabi sa akin na itry ko raw yung chicken rice set nila dito. Iba pa raw kasi ba yung Hainanese chicken sa chicken rice. So ayun na guys yung kanin at saka yung sabaw. Parang Hainanese chicken. Hindi pala. Or baka na tinatanong niya ako, hindi ko lang siya naiintindihan. Hindi ko naiintindihan guys, but siya na sorry sa akin. So tara na. Stress ako dito sa kanila, hindi ko rin kaitindihan. So, kain na tayo. So, ito yung ating pagkain ngayon. Palibe, alam mo, mas confident ako mag-travel sa India, sa Pakistan, sa Morocco. Dito, be, parang, alam mo yun, parang natatarayan kasi ako, be. Anyway, kumain na nga tayo. Thank you, Lord. In tennis, mas mura to sa kinain ko kahapon, ha. Yung kinain ko kahapon, 14. Masarap naman talaga sa internet. Nababother lang ako pag kinakausap nila ako. Sino sila naiintindihan? Masarap lang kayo nasa harap ko. After nito kakain pa ako ng iba pa. Yung babae sa harap ko. Hindi naman siya nagbablog ba, pero nagsalita siya ba, mag-isa. Tama kumakain. Kaya nga, so okay naman yung sinasang samay. Maubos na ba yung kinain ko, hindi ko pala nablog. Nakakaloka. Anyway, sabi ko nga, ito yung inakain ko, be, na braised pig trotters, hindi pala tail. Ano yung trotters? Google natin. Paa. Paa pala ito, be. Tama ba?
May pagkahumba siya eh. Yung humba ng mama ko, ganito yung timpla. Masarap talaga to, yung ganitong timpla nila. Parang sa Thailand, natiwa ko rin yung ganito eh. Yung tinawag sobrang lambot oh. Oh, 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 oh. Hmm. Yan din ko sa inyo dito, Ben. Kung gusto nyo makatipid sa pagkain dito sa Singapore, Ben. Huwag kayo pupunta sa mga sikat na mga hawkers. Yung hawkers, Ben, is yung mga food center dito. So huwag kayo pupunta sa mga sikat. Kasi the more sikat, the more mas mahal. Yung pinuntahan ko kahapon, masyadong mahal. Ito, kalahati. Less than kalahati. Sarap eh, naubos ko yung pagkain ko. Wow! Ngayon, bibumili ako ito ng kanilang milk tea. Ayan. Sabi ko less sugar, parang walang sugar talaga. Actually, sobrang ganda dito ba sa Singapore, be. Masarap yung mga pagkain. Maganda yung lugar. Sobrang easy mag-travel kasi andyan yung mga signages. Hindi ka malihirapan mag-travel within the country. Ang English is language nila, although may mga taong nagcha-Chinese talaga, di ba? Pero, generally, mga makausap mo naman is nag-English. Dito ba yung nararamdam ko talaga na ano, be? Ewan ko, hindi ko alam, be, ha, kung anong problema sa akin. Yung, I don't feel home pa. Alam mo yun? I feel more home sa Thailand than here. Mga ganon. Dito rin ba sa Singapore, be, natutunan ko, be, na sobrang mamahal ang mga puno dito. Alam niyo yung mga puno doon sa loob ng airport? Kakahalaga daw yun, be, ng 800,000 Singaporean dollars. Per puno. Kumbaga dito ba sa Singapore, mas makakatipid makasagasa ng tao kaysa masagasa mo yung puno. So, ang challenge sa akin dito, be, is naglakad-lakad lang kasi ako pagbaba ko ng bus. Tapos napunta ako dito. Ngayon, hindi ko alam paano ako babalik. Kaya mag-alala. Sa mga bus stop, may nakasulat naman kung ano yung mga bus na hihinto doon. Kung maligaw, edi maligaw. Edi mag-grab. Ang gasos dito, be, alam mo yun, pag uminom ka rito ng alak, be, sa mga party place, sa city center, 22, 24, 19 pinakamura. So, 1,000 yun, be. Imagine mo, 1,000, isang glass. Mahal. Baka yung 1,000, lasing na ako nun sa ano, sa Thailand. Pero, basically, I love Singapore. Sobrang unlad nitong bansa na to. Guys, sabi ko tayo sabay bugis, be. Hanap tayo ngayon ng ating mga kainan. Oh my God. Dala ko rin yung maleta ko, actually. Dumaan lang ako dito para kumain. Alam mo yung very... Alam mo yung adventure lang yung ginawa ko talaga, be. Hindi ko alam nung mapupuntahan ko dito. May nag-comment lang na pumunta ako dito. So, ayan. Andito tayo ngayon, be. Actually guys, to be honest, nahihirapan ako talaga mag-vlog dito sa bansa nila kasi hindi ko alam kung gano'ng ka-strict sila at saka may mga tao sa kanila na hindi friendly. Yung bigla-biglang naninigaw or naninipa, gano'n. So medyo sensitive ako sa pag-vlog dito. So ito guys, bibili tayo dito sa kanila ng kanilang mga inihaw. Two, and then two tagyosa. Two pork. Pork with asparagus, also two.
And then this one, 2 out of this one. And then 2 gyoza. $14.20. Yeah. Can I add rice? Yeah. Sorry. Okay, nakabili ako ng food eh. Pwede ko itong i-take out na. So, take out talaga siya. Pwede siyang bit-bitin agad sa airport. Okay. So ayan de, finally makakakain na tayo ngayon. Ito na yung ating pagkain. Meron tayo ditong chicken cutlet curry. Chicken cutlet curry rice. So basically, chicken na naman siya na prinito with egg, with curry rice na may sauce. Ay, hindi ako order ng inumin. So nagkakahalaga lang naman ito ben ng $4.50. Medyo mahal, pero carry na. Wait, picturean ko lang ulit. Picture ko lang for reference sa mga kaibigan ko na nagtatanong sa akin. Yung mga nagtatanong sa akin, mura ba ang Singapore? I must say, hindi siya mura. Although nasa mall kasi ako ngayon eh. Hindi ko kasi alam, sundito yung malapit na hawker eh. In fairness, masarap din yung kanilang ano ah. Repolyo. Actually, order ako ng laksa after neto. Kasi sabi ko, aalis na ako dito, hindi malang nakakain ng laksa. Or laksa. Dito may take out din ako. Malatan. Ito yung pwede yung kainin mamaya sa airport. Medyo nakakahagar dito dahil parang nalag yung mga tao. Alam mo yung may papansin nyo ba, hindi ako komportable. Ipag-gyoza to be. Yung kaharap ko ngayon be, nagtuturok be sa katawan niya be. Ang gamot. Okay, para sa ating round 2, meron naman tayo itong laksa. Ooh! Picture na muna natin. So ito na, tikman na natin itong ating in-order na laksa. Tumuha muna natin sa sabaw. Mahilig talaga ako sa laksa, babe. Like ito binibili sa Pilipinas. Amoy na amoy ko yung ingredients niya. Yung... Sarap. Maanghang. Patis ba ginagamit dito, guys? Hindi ako sure kung patis eh. Masarap. Grabe. Sabaw pa lang. Actually, hindi ito yung kanilang bestseller dito, pero dahil ito yung kilala ko from Philippines, ito yung binili ko. Oo. Sana panindigan ko ito mag-chopstick ko. Ang init. Pero masarap. Ngayon natin yung mga ingredients niya ha. Meron siyang fish cake. Ngayon biglang sumisirit. Mainit siya be.
hindi sobrang anghang. Tama lang. Yung creaminess niya, ang sarap. Meron siyang fishy taste eh. Siya meron siyang tokwa oh. Tokwa yun. Ito ba yung pagkain ko nito nito be? Para masabi ko lang na natikman ko yung laksa dito be sa Singapore. Mas maraming texture ng lasa niya dito kaysa sa Pilipinas. Yung iba nakain ako sa Pilipinas kasi parang lasang seasoning mix eh. Bumbo yung lasa niya. Pero medyo mahal na talaga siya. Ang sarap ng sauce niya be. I mean sa baw niya. Oh my God, nawasa. Woo! Yung lalaking katabi ko umalis. Hindi natin pwede bidyuhan ba eh, baka madami tayo sa away nila. Mamaya ako yung batuhin nila dito, ibunto nila yung galit nila sa akin. Buo pa lang itlog nito. Yung mga nagtatrabaho dito sa kanila sa mga fast food, karamihan mga matatanda or mga may disability. Work, ano yung nag-aaway? Mga matatanda yun. Ito naman, ang nag-serve nito, babae na duling. Alam mo yung nakatawa lang na wala siyang discrimination sa edad or sa disability. Sana mas marami pang company magtulak be na mag-hire ng mga taong mayroong disabilities, di ba? Kasi kahit na may disability sila be, nagagawa pa rin naman nila yung trabaho nila. Kahit na may disability sila be, hindi na yung naging hadlang para magawa nila yung trabaho nila. Grabe be, itong airport na ito talaga be, is a modern day jungle be. Grabe, modern jungle, itong airport talaga ng Singapore sa lahat ng mga disenyo nila dito. Kita niyo yung pahawis ko, tumatagaktak. At ang chika sa akin ito nung nasakyan kong Grab driver, bawat puno daw dito nagkakahalaga ng 800,000 Singaporean dollars. Mas okay pang sumagasa ka pa daw ng tao kesa sa puno. So dito ba sa lobby ng Jewel, mayroong mga cafes, restaurant, bar, and even event venue. Grabe ito, katapos na ata ng kasal dito. Hindi naman tayo dito invited, pero tara, makimarites tayo. Sila yung kinasal be. Sana all, manifesting ako rin ikakasal.
Be, sobrang ganda na itong jewel, ha? Ang ganda ng ano, ha? Mga design nila at luwang. Tapos connected pa siya sa mall. So parang... Hi! Hi! Nakakatawa kasi connected lang siya sa mall, di ba? So habang naghihintay ako ng aking flight, pwede mo na ako mag-ikot-ikot. Di ba? Nakakaloka. Uy, nakakatawa talaga itong ano nila, oh. Kunyaring ulan presentation. Tignan mo, para siyang... Wow. Grabe, ang galing. Ang cute, nakakatawa siya. Teka, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candia sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. Oh, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!